Sa panahon ng 80s hanggang 90s, usong-uso at sakit sa ulo ng mga otoridad ang mga pirata. Dahil sa mga panahong iyon ay lantaran ng panloloob at pang-aagaw ng mga pirata. Ang isa sa mga kilalang pirate gang noon ay ang Dilima Gang na kinabibilangan ng magkapatid na Dilima. May video tayo tungkol dito. Iiwan ko ang link sa description para mas madali niyong mahanap. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pirate gang ni Emilio Tsangco na walang habas na nanloloob at nangaagaw ng barko sa paligid ng Manila Bay. Ano ang kwento tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, hit nyo ng subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Emilio Tsangco, isa sa pinakasikat na pirata sa Pilipinas. Si Tsangco at ang kanyang gang ay nagbigay takot sa mga karagatan ng Pilipinas noong 80s hanggang unang bahagi ng 90s. Mula sa isang hotel kung saan tanaw ang karagatan ng Manila Bay. Ito ang ginamit nilang kuta. Si Tsangco at ang kanyang gang ay madalas upahan upang mangagaw ng mga commercial vessel na may halagang hindi bababa sa $300,000. Karaniwan sa mga inuutos sa gang ni Tsangco ng kanilang mga kliyente ay para magnakaw ng kargamento ng barko, agawin ng barko, minsan ay nangongolekta sila ng fraudulent insurance kung sakali ang barko ng kliyente nila ay malapit nang matapos ang insurance service. Papalabasin na papasukin ito ng gang ni Tsangco, tapos aagawin o nanakawan upang makuha nila ang insurance service nito. Ang pamamayagpag ng gang ni Tsangco ay natuldukan matapos mahuli sila noong tangkay nilang hijackin ang state-owned empty Tabangao oil tanker. Dahil sa pagkakahuli nila, patong-patong na kaso ang sinampa kay Tsangco at sa grupo nito. Sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa Bilibid. Bagamat nakakulong dahil sa kanyang reputasyon, siya ay pinangingilagan ng kanyang kapwa preso, pero hindi maaalis na may makabangga siya. Noong 1992, pumutok ang balita ng pagkamatay ni Tsangco. Siya ay nabaril sa loob ng bilangguan ng mga gwardiya. Nagtangka daw umano itong tumakas. Maraming nagtataka at hindi naniniwala sa nangyari kay Tsangco. Paano daw tatangkain ni Tsangco na tumakas kung siya ay may mahina ng kalusugan at hindi na nakakapaglakad ng maayos at kailangan pa nitong gumamit ng tungkod upang makapaglakad? Marami ang nag-iisip na ito ay sinadyang patahimikin, pero walang matukoy kung sino ang utak sa sinapit ni Tsangco. Dahil marami ang nagnanais na patahimikin ito, tulad na lamang ng mga dating kliyente nito na natatakot na ikanta sila ni Tsangco o yung mga opisyal na may patong kay Tsangco na natatakot na mabisto kung sakaling bumaliktad si Tsangco. Maraming manghaka-haka, pero kung hindi mapapatunayan ay mananatili na lamang itong haka-haka.